Oh my goodness. Oh my gosh. Yung pacing niya napaka-accurate. Dang. Key change. Sige! Oh, freak! My goodness! Grabe yung version niya. The breathing, bro. Ang pogi ng boses ng batang to. We set. Let's go. Hello guys, Low Philippines, Southeast Asia, fans of The Clash. Everybody, thank you so much for being here. Welcome back to my channel. If it is your first time here though, my name is Nephi, band vocalist and YouTube reactor from the Philippines. Today, ayan, nakita naman, magre-react tayo sa The Clash kahapon to, Sunday. And actually, nagkita-kita kami ng mga contestants ng The Clash. Hindi lahat, pero karamihan sa kanila kasi nag-attend sila ng concert ni Jerry Maya. And I was there. So, sobrang mabait nila. And ang pupogi, ang gaganda, grabe. So, I'm gonna flash the picture. Nakasama sila somewhere in the screen kasi nakakatuwa sila. And yeah, ngayon excited ako para panoorin tong mga performances sila kahapon. And hindi ko alam sino yung natanggal and mga sino-sino yung mga nag-move on. Start na ako mag-screen record. Ayan, so yung unang i-react natin is Mariel Reyes. It says here, dazzles the judges with One Night Only. Wow, big song to from Dreamgirls. And yung tumatak na version is yung boses ni Jennifer Hudson, napaka-powerful na singer. Let's see what Mariel will be doing this song. Yeah, let's go. Gusto yung stage. Powerful bagay. Mislit yung ano niya, gown niya. Okay. Nice. Interesting tone. May teasing siya doon. Dang, the low note, girl. Sige, kwento mo. Let's go. Gusto ko yan. Changed it. Italia. Wait lang ah. Okay. So, sabihin ko lang, sorry. Tatamo ko yung bunga nga ako baka kasi tumasik yung laway ko. I think marami ang mga magko-comment ng mga vocal coaches na alam mo yun, hindi kasi natural yung ginagawa niyang placement doon. Alam mo yun, may ginagawa siya to really have that low note na crisp yung sound. That's something na debatable among even the vocal coaches and mga singers. Ako naman, yung personal opinion ko doon, okay lang yun. As long as you can deliver the sound, hindi man siya natural sa'yo na ganun yung ginagawa mo pag kumakanta. But if that's what is making it work, then let's do it. Gusto ko yung ginagawa niya. Although, obviously, hindi natural na ginagawa niya yung ganun. Malalaman mo eh. Pero for me, okay lang as long as maganda yung tunog and nagsaswak sa song. So, let's go. Nice.
Wow, derecho. Dang, the breathing girl. Ang lalim ng hagod ng boses niya, no? Ay, vibrato pa. Wait lang ha, sorry. Kakat ko lang kayo. So, ito yung klase ng vibrato na pag hindi marunong yung nag-judge, akala nila kinakabahan yung singer. Hindi, yun yung natural vibrato ng boses niya. So, let's be clear on that ha. Hindi siya kinakabahan dito, ganun talaga yung natural na vibrato niya. And I like it. Ay, freak! Girl, gusto ko yan, big note! Oh my gosh! My goodness. She stayed up there to really give us that big note na kailangan talaga ngayon, pasabog ka na kasi hindi na to biro pa. Ano na, almost halfway na ng top 10 or something like that. So, kailangan bigay mo na, you know. Hindi sobrang todo kasi kailangan may surprise factor pa rin dun sa dulo. Pero enough lang to give an impression and I think she did it. Okay, hindi natin pakinggan yung ano yung comment ng judges ha, kasi kukulangin tayo sa oras and mapuputol na naman yung video natin. So proceeding tayo sa next na contestant na si Arabel ito. Nako, sinasabi ko sa inyo, kumanda na kayong lahat. Wait. So yung kanta niya is Ama Kabugera, kinanta to ng ano ng Queendom last 2 weeks ago lang yata. Maganda yung song, tingnan natin yung atake niya. And knowing her, she will not settle for less with this song. I think bagay sa kanya kasi malakas yung boses niya, powerful siya. And let's see anong gagawin pa niya para mas may twist yung atake niya dito. Let's go. Oh my gosh, girl. She is serving as vocal character dun sa start pa lang. Yung may vocal fry technique ginamit niya. And first few notes pa lang, powerful kagad, effortless pa. Kasi hindi nasira yung mukha, pero napakalakas ng boses, powerful. And she's very composed. She knows her capabilities and... ano yan, it's a good and a bad thing. Depende na lang sa pagdadala niya. Kasi minsan, pag alam mong magaling ka, you have that kind of complacency, which is not good for competition. Pero kung alam mo paano dalhin, magaling ka, pero enough lang to give you the confidence na hindi cocky yung dating mo. And then, mag-strategize ka para sa dulo, meron ka pang ibubuga na hindi alam ng mga kalaban mo, mananalo ka. And I think she is in the right track. So, grabe, hindi pa nga siya naghahapo, yung dami ko na sinasabi. Ang galing niya kasi talaga. Oh my gosh! Yung pacing niya, napaka-accurate, no? Grabe, ang galing din ng diction niya. Nice placement right there. Ganyan dapat. Oh my gosh. Freak. Marunong siya. Marunong siya, grabe. Dang. Key change. She's dancing, girl. I'm
Lami likes her voice. Oh, dang. Free. Hindi mo gagalingan ng ganun, be. Sarap mong tapunan ng sapatos. Ang galing mo, oh. Corona, Reina. Grabe ka, Arabel de la Cruz. It's unfortunate na hindi kita nakita in person. Wala ka dun sa concert ni Jeremiah. Pero, girl, I'm telling you, I'm stuttering na nga. Nabubulon na ako kasi hindi ko na alam yung sasabihin ko. Sobrang galing mo. Ipasok mo to sa Queendom. Manalo matalo. Ang galing niya, no? Sobrang, ang ganda ng dating sa stage, yung aura niya. And imamatch mo yun sa boses niya, sa talent niya. Napaka-perfect. Grabe. And ang fierce niya dito, which is needed for this song, na-feel ko talaga sa kanya yung women empowerment na tinatawag nila. My goodness, Arabel, congrats ngayon pa lang. Napakagaling mong bata ka. Nagigigil ako sa'yo, ha? Huwag kang mapapakita sa akin dahil papalakpakan kita. Gaganon lang kita, oh. Hands down, ang galing mo. Okay. Next, grabe, patindi ng patindi talaga mga performances dito sa The Clash, no? Okay, next is Mariel Reyes ulit. Ano ba to? Wala. Guys, paki-explain sa akin ano nangyayari. But ano, ba't dalawang performances sila dito? Okay, tingnan natin, ha. Pakinggan natin si Mariel Reyes ulit with her song, Till My Heart Extend. Okay. Nakita ko na yung mga sa personal ang babait nila. Love the song. One of my faves though, actually. I recall when you said that you would never leave me. He told me more, so much more, like when the time you whispered in my ear, there was heaven. Laban, girl. Oh my goodness. Lumalaban siya. May something sa tone niya na gustong gusto ko. Yung namamalap-malap yung sound minsan. Let's go. Key change. Huga na. Oh, free. Did you hear that? Yung malat na sound. Gusto ko yun. Nice. Sige! Gusto ko yun. Told you. Oh my gosh. Kung natanggal siya because of Arabel, napakasayang niya, no? Marunong tong singer na to. Natapat lang niya talaga, nakatapat niya lang si Arabel na lumamang talaga naman. Kung para sa akin, na based on that first performances nila. Yung nagtatapatan sila. Pero pangyan natin yung pangalawang song ni Arabel kung paano niya tinapatan yung malakas at napakagaling na version ni Mariel ng Till My Heart Aches End. Okay, no yung song niya? Ang huling El Bimbo, okay? Parang soft side niya to. Let's see. Ay! Grabe! Love the swell right there, marunong. Freak, grabe yung control doon. Beautiful. Oh my gosh, if you are an aspiring singer, listen to her. Ganito dapat ang level ng control mo sa crescendo decrescendo. And tama, saktong-sakto yung pacing niya, yung phrasing din. Hindi lumalagpas, hindi kulang.
Saktong-sakto. And the confidence, grabe, umaapaw, pero hindi mayabang yung dating. Pang-queendom yung dating. Alam mo yun, confident, pero hindi mayabang. Love it. Details, heard that? Oh, freak! My goodness! Grabe yung version niya. Sabi mo, kailangan niyang yakyat para matapatin yung ginawa ni, ano, kanina, ni Mariel. Dang. I guess, siya yung nag-move on. Based on those performances na ginawa nila ni Mariel. Tama ba? Mariel Reyes ba? But again, I'm telling you guys, si Mariel ay magaling na singer. And I think she has potential talaga. It's just that natapat siya kay Arabel. Pero, girl, don't stop singing. From the bottom of my heart, I really believe na magaling kang kumanta. And si Arabel pala, she reminds me of parang combination siya ni, ano, eh, ni Aisle Santos and ni Jennifer Maravilla. Yung power and then the well-rounded na sound. Kasi ano siya, eh, buo, pang-altong boses niya eh. Buo and at the same time kayang umakyat. So nakakabilib. Wow, grabe yung mga ano ng The Clash ngayon. Okay, so yung next performance natin is from comment ba to or performance? Okay, Mariel, nagkulang ba ang magic? Tingnan nga natin, nakalagay kasi ano eh. Performance eh. Oh, nakatapat na si Mark. Oh, hindi ko mag-gets ang ano nila ngayon. Hindi ako nag-research. Sorry guys, I was busy. I was in Manila. Ko po ay kaya-kaya ko na mag-go si Zairi. Parang advantage din po na mataas din po yung boses ko. Ganun. Kinakatakutan ko po talaga na hindi ko talaga kayang tataubin. Si Arabel. Oh my gosh. I told you. Natatakot sila kay Arabel. Ang sexy song stress. Gusto ko yan. So, ang pinili niya, nakalabanin is si Mark. Tama ba? Strong start. Good job, Mariel. Tatanungin natin ngayon ang judges kung anong masasabi na sa performance mo. Oh, comment pala to ng judges. Yes, okay, sige. Salamat. Since na-play ko na, pakinggan na lang natin. Nilabas mo lahat ng iyong makakaya. Pinakita mo na this can be a night na maalala ka. At oh my gosh, nakakahiya. Sabi ko pa naman kanina, akala ko natalo siya kay Arabel. Pero parang nag-move on siya. Is actually magic or in another nagkulang word, ng magic inner factor, you know? Oh? Madams? Parang nagigets ko si Christian doon. Okay. Merong kumanta niyan dito, yung kanta na yan, talagang simula pa lang, yung, alam mo yung, nakakatakot na parang, inaano ka ba? Inaano ka ba? So next time, pag pumasok ka dito, siguro yun yung hinahanap ko pa na, more na yung parang kailangan fierce talaga siya. Kakainin ng buo, ganun. You own the stage. Ay. You own my Aray. Pero bibigyan kita ng score na ting, ting. Literal, ting, ting. Natatawa si Lani. Gusto mo ba magwales, Mare? Mamaya na. Hello, Mariel. Okay, yung One Night Only, napakalaking song yan eh, di ba? It's such a strong song. What I felt kanina while you were performing, you tried your best to be bigger than the song. I feel that it didn't come out so naturally. I was waiting. Speaking of really you know, of the natural thing. Still, you performed so yeah, well. I think she's really good. So, let's see later. Okay. Thank you po. Kaya hanap tayo ng ibang performances dito. Medyo nagkamali yung thumbnail doon kasi yung nakalagay performance pero comment pala ng mga judges yon.
comments. Mali-mali yung grammar ko. So mga comments to. And okay, so I think tatlo lang yung nag-perform, si Mark Avila, si Mariel, tsaka si Arabel. Okay, so kanina nakita ko kasi may performance din si Mark. So pakinggan natin. Pero yung nag-upload, ayan, si Mark tsaka si Rex. Okay, so pakinggan natin tong dalawang to. Okay, unahin natin si Mark. Let's go. Kiss, yung song. I'm not sure if alam ko tong Kiss na to or if narinig ko na before. Oh, wow. Oh, Kiss pa rin title nito. Sorry. Marunong pumili ng song to si Mark. Huwag itong batang to actually. Okay. From dusk to dawn, you don't need experience to turn me out. Nice. Just live it all up to me. We can have a good time. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. Ain't no particular sign I'm more compatible with. I just want your extra time and love. Kiss, think I better dance. Not bad, bro. Love the attempt to make changes to it. Pero napakalaking asset mo talaga ang richness ng boses mo. Speaking of the word rich na ilang beses mong binanggit sa song na to. There's something kay Mark. Na alam mo yon. Typically ako talaga, hindi ako fan ng mga baritone singers na sumasala sa mga contest. Kasi they're more into, like, you know, mga high class na mga restaurants, alam mo yun, mga hotels. Ang ganda kasi ng sound nila talaga. So, marirelax yung mga mayayaman, ganun, mga boses pang mayaman tong sa kanya. Pero, I'm surprised actually na, alam mo yun, nagugustuhan ko siya dito sa competition na to. And he's really a breath of fresh air sa singing competition. So, way to go, Mark Avila. And patuloy mo lang yun talaga kasi nagmamatch yung talent mo actually sa nakita kong personality mo. And mabait ka. I mean, I've talked to him. Napaka-cool niya and humble. So, yeah, gusto ko yan. Ganyan dapat yung mga singers. Humble lang kahit magaling. Okay, so yung next na singer na papanggan natin is si Rex Bacul. Ano ba to? Baka namali ko yung pagsabi ng name niya kanina. Baculfo. Sabi ko Baculio kasi may classmate ako na Baculio dati. So, ito si Rex din kahapon. Ay, nung Sunday nakita ko rin. Sorry, nung Saturday night. Nakita ko din and very nice guy din, ang babait nila, so isang kumpul sila dun nanonood ng concert ni Jeremiah na bias ko talaga, so thank you for supporting my idol. Okay, pakinggan natin, nagtuplay na habang nagsasalita ako. Ready, go. Oh wait, freak, damn bro, yung kanta niya, one of the hardest songs ever. Is a man's world. Okay, pakinggan natin. Nice. But it would be nothing. The breathing, bro. Are you kidding me? Ang pogi ng boses ng batang to. We sit. Let's go. Wait, something was kind of... Let me listen to it one more time.
the run there was kind of sounding awkward. Yeah. Definitely may dalawa, may couple notes na parang hindi na bagay. Oh, grabe yung arrangement. Love the outfit pala, by the way. Grabe yung run niya doon. Took it up for the ending. That's for the impact. Okay. May run lang ako napapakinggan kasi ang ganda ng tunog niya doon. Saktong-sakto. The run down. So yan. Note ba yan? Parang B4 yung note na yun. Yeah, could be a B4 or A4. Ano ba talaga Nephi? Wala kasi yung phone ko na may piano. So anyway, tingnan natin kung meron pang ibang performances dito na kalintaan natin. Okay, so tell me guys, sino yung naligwak dito? Kasi hindi ko mahanap. Okay, ano to? Wala na. Yun lang yung mga performances na nakita ko dito online. And dahil dyan, ang masasabi ko based on the 4 performances na nakita ko, I mean 4 singers na nakita ko tonight, hindi na madali to. Hindi na basta-basta tong competition to. Lalo na sa stage na to, medyo mahirap na talagang mamili kung sino yung papauwiin. And umabot tayo sa point na nasasayangan tayo sa talent. Pero again, if you are gonna, you know, exit the competition, please, please, please. Request lang naman bilang isang normal na manonood. Don't stop singing. Kasi lahat kayo na nakapasok, magagaling kayo. Kanya-kanyang moment lang yan. Try again, please. And gusto ko ang mga contestants ngayon kasi may bosses, hindi mga attitude sa pagkakarinig ko kasi mga insider tayo dyan sa GMA, mga kaibigan natin. And so far, so good. Maganda yung feedback. Walang mga attitude. And ayoko talaga sa mga singers na attitude. Ako, personally, marami akong alam ng mga singers na may attitude pero hindi natin binibring up dito sa channel natin pag nagre-react tayo. Pero nasasayangan ako sa isip-isip ko. Nasasayangan ako sa talent kasi nakikita ng mga fans yun. Nakikita ng mga tao, nakikita ng mga producers. So, minsan nagtataka yung mga singers na magagaling. Bakit walang nag-o-offer ng mga producers na mag-concert sila, ganito, ganyan. Kasi minsan, nato-turn off din sila sa pag-uugali. Kasi inisip nila siguro na ito, pag sumikat to lalo, lalong lalaki yung ulo. So, let's not go that, that path. Ayan, so there you go guys, that was my reaction for that round of The Clash this year, this season. And I'm excited to hear or watch more videos next week. Okay, so please tell me din ha, pag may na-miss out ako ng mga performances dito, lalo na sa kahapon na episode kasi minsan hindi rin ako marunong talaga maghanap sa internet. Okay guys, so yeah, there you go. Once again, that was my reaction. Thank you so much for watching. If you got more, just let me know in the comment section. You can also send me your messages and requests via Twitter, Instagram, Facebook, Patreon, TikTok, or all at the description box right down below. And if you like this video reaction, please don't forget to give this video a thumbs up. Also, please don't forget to subscribe because it really means a lot to you guys. Thank you all so much, and I hope to see all of you in my next video. Bye.